Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Benito. Taong 1958. Iloilo. Lumaki si Benito sa piling ng kanyang lola Aligyuna na isang babaylan. Palibasa, namatay ang kanyang ina noong iniluluwal siya nito sa mundo. Ang kanyang ama naman ay natagpuan na lamang nilang wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Ang masaklap pa roon, nakasabit ito ng patiwarik sa puno. Pagkasilang pa lamang ni Benito, alam kaagad ng kanyang lola na hindi ito basta-bastang sanggol lamang. May balat kasi ito sa kanyang dibdib na kahalintulad ng baluti. May marka rin siya sa kanyang braso na sinasabing kawangis ng marka ng isang sinaunang Diyos. Dahil nakatira kasama ang kanyang lola Aligyuna, kadalasan na sumasama si Benito sa kung saan ito pumunta upang manggamot at magtaboy ng mga masasamang elemento. Dahil dito, naging kabisado na ng batang Benito ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang lola. Subalit kahit kailan, hindi pinayagan ng matandang babaylan ang kanyang apo na makipag-ugnayan sa mga elementong kanyang nakakasalamuha at nakakasagupa. Sa pagdating ng kanyang 21 kaarawan, madalas na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang paligid. Tila may mga matang nakamasid sa kanya at meron ding bumubulong sa kanya na hindi niya maunawaan ang sinasabi. Isang gabi, habang gumagawa ng ritual sa kabilugan ng buwan ang lola Aligyuna ni Benito, biglang nanlisik ang mga mata nito. Nagsalita siya ng kung ano-ano at tila may kung anong tinututulang mangyari. Walang ano-ano, labis ang pagkabahala ni Benito nang mawala ng malay ang matandang babaylan. Lalapitan na sana niya ito, ngunit may narinig siyang boses na tila dumadagungdong sa kanyang isipan. Boses yon ng lalaki, at kahit simpleng pagsasalita lamang nito, nagsitayuan ang mga balahibo ni Benito sa batok at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Subalit kahit na ganun, naglakas loob pa rin siyang magtanong kung sino yung nagsasalita. Walang ano-ano, nagulat siya nang biglang may lumitaw sa kanyang harapan. Isang makisig na lalaki na nakasuot ng kumikinang na damit. Ang kanyang titig ay mabalasik at kita sa kanyang katayuan na bihasa ito sa labanan. Ang balat nito ay kasing kulay ng ginto at may mga batok ito sa katawan na hindi matukoy ni Benito kung ano ang kahulugan. Muli siyang nagtanong, kahit na nanginginig ang kanyang boses at nang magwika ang lalaking lumitaw sa kanyang harapan, ay tila umalingaw-ngaw ang tinig nun sa pandinig ni Benito. Ako si Malandok, at simbolo ko ang nakamarka sa braso mo. Ikaw ang lilipol sa mga mapang-aping nilalang na siyang naghahasik ng lagim dito sa inyong lugar at maging sa Karatig Isla. Sumasa iyo ang aking basbas, at pagdating ng tamang panahon, hahayo kang may gabay ko sa lahat ng sandali. Wika ng nilalang, at bigla na lang itong naglaho. Doon na lamang nakahinga ng maluwag si Benito. Mabilis niyang nilapitan ang kanyang lola at niyugyug ito para gisingin. Nung bumalik ang ulirat ng matanda, tarantang-taranta ito. Agad siyang nagtanong kay Benito kung ano ang nangyayari
at kung may lumapit na elemento rito. Dahil doon, hindi na nakapaglihim si Benito at sinabi niya ang patungkol sa taong nagpakilala sa kanya na si Malandok. Napatingala na lamang sa buwan ng matanda at agad na nag-usisa patungkol sa kung ano ang sinabi ni Malandok. Agad namang ikinuwento ni Benito sa kanyang lola kung ano ang winika ng nagpakita sa kanya. Bunsod nito, wala nang nagawa ang matandang babaylan kung hindi ang sabihin ang lahat-lahat ng kanyang nalalaman. Napanganga na lang si Benito nang mawari niyang ang nagpakita pala sa kanya ay isa sa sinaunang Diyos ng digmaan. Nalaman din niya na matagal nang itinago ng kanyang lola ang kanyang tunay na katauhan at nang mismong gabing yon, sa ilalim ng bilog na buwan, napag-alaman ni Benito na isa siyang kadiwa ni Malandok. Magmula ng gabing yon at sa paglipas pa ng mga taon, hindi na naging normal ang takbo ng buhay ni Benito. Madalas siyang nananaginip na dumadanak ang dugo sa kalupaan at may mga sigawan ng mga bata at mga babae siyang naririnig. Dahil dito, hindi nakatulog ng mahimbing si Benito. Minabuti na lang niyang huwag pilitin ang kanyang sariling makaidlip dahil batid niyang mananaginip na naman siya kapag nagkaganon. Isang umaga, dahil may pupuntahan sila ng kanyang lola Aligyuna, maagang naghanda si Benito. Bago pa man sila tuluyang magsimulang umalis sa kanilang bahay, nakaramdam siya ng kaba. Pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo, subalit parang may kung ano rin sa kanyang loob na nagnanais na magpatuloy. Sinabi niya yon sa kanyang lola, at ang tanging sinabi ng matandang babaylan sa kanya ay masasanay din siya sa ganoong pakiramdam. Dagdag pa nito, dapat ay palaging kontrolado ni Benito ang kanyang galit upang wala siyang masaktang mga inosenteng tao. Tumungo silang dalawa sa kabilang nayo nila dahil may gagamotin doon ang matandang babaylan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang biglang umihip ang hangin. Malinsangan yun, kaya saglit na natigilan si Benito. Pakiramdam niya ay umalingaungaw sa kanyang pandinig ang tinig ni Malandok. Tinanong pa niya ang kanyang lola, ngunit wala naman daw itong naririnig. Ayon pa rito, baka may sumama sa kanilang elemento, kaya kailangan nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Pagkawika ng matandang babaylan nun, agad na pumasok sa isipan ni Benito ang sinaunang Diyos na nagpakita sa kanya na si Malandok. Naalala ni Benito ang sinabi ng sinaunang Diyos na yon sa kanya, kaya kampante siyang naglakad. Naramdaman din niya ang init sa kanyang marka sa braso, kaya alam niyang nasa paligid lang at nakagabay sa kanya, si Malandok. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, at nang naroroon na ay naabutan nila ang isang babaeng nakagapos sa silong ng isang bahay. Agad nilang kinausap ang nagpatawag sa kanila, at napag-alaman ni na Benito na isa palang yang gawiyon. Nag-usisa si Lola Aligyuna kung papaano nahawaan ng pagiging aswang ang babae at napag-alaman niyang dinuraan pala ito ng Harimodon. Namulat naman kaagad ang mga mata ng matandang babaylan, lalo pa at alam niyang hindi basta-bastang aswang ang posible niyang makakaharap. Dahil hindi madaling makuha ang pagkayanggaw ng dalaga, minabuti ni na Benito na dalhin na lamang muna sa kanilang bahay ito. Sumama rin sa kanila ang ama ng babae at ang isang tiyuhin nito
dahil kinakailangang may magbantay dito. Kinarga nila ito sa duyang gawa sa kawayan at dinala sa bahay ni na Benito. Pagdating nila roon, agad na ipinagpatuloy ng kanyang lola Aligyuna ang kanyang panggagamot sa dalaga. Subalit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging malakas ang dalaga hanggang sa hindi na ito kayang igapos ng kadena. Dahil dito, minabuti nilang ikulong na rin muna ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sila Benito, bigla ang napabalikwas ang matandang babaylan. Nagkaroon siya ng pangitain na kapag hindi pa magagamot ang dalaga, tuluyan na itong magiging aswang at maghahasik ng lagim sa kanayunan. Dahil dito, kahit na medyo nag-aalangan siya, ginising niya si Benito at kinausap. Sinabi ng lola niya na kailangan itong makakuha ng halamang gamot sa loob ng gubat dahil yun lang ang makakapigil sa pagkalat sa laso ng Harimodon. Inilarawan naman kaagad ng matandang babaylan ang tinutukoy niyang halaman at sinabing kailangang makabalik kaagad ni Benito dahil yun lang ang makakagamot sa dalaga. Pagkarinig naman ni Benito ng winika ng kanyang lola, naging buo ang kanyang loob na kumuha ng halamang yon. Dahil dito, kahit pa mag-isa lang siyang maglalakbay at hindi niya kabisado ang kanyang tutunguhing gubat, wala siyang naging pakialam. Umalis si Benito na may basbas ng isang babaylan. Wala siyang ibang dala kung hindi ang kanyang itak lamang. Dahil ilang gabi na lang ay kabilugan na rin ang buwan, batid niyang hindi siya mahihirapan sa pagbaybay ng daan. Saktong pagkalabas niya sa kanilang bahay, agad niyang sinimula ng kanyang paglalakbay. Wala siyang naging pakialam kung mag-isa lang siya dahil ang tanging nais niya ay ang mahanap kaagad ang halamang gamot na tinutukoy ng kanyang lola. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam si Benito ng kakaibang kilabot. Alam niyang may hindi tama sa kanyang paligid kaya nagmantsyag siya habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Walang ano-ano, nakarinig si Benito ng kaluskos na sinasabayan ng paghuni ng tiktik. Nag-init ang kanyang balat sa dibdib at braso, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Ganun na lamang ang kanyang gulat, at agad siyang natigilan nang may nakita siyang limang mababalahibong nilalang sa unahan. Gumagapang ang mga ito, at lahat sila ay nakatuo ng pansin kay Benito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nagmamadali ako, kaya huwag kayong haharang-harang sa dinaraanan ko. Pagkasigaw ni Benito ng mga katagang yon, hinugot niya ang kanyang itak, tsaka iwinasiwas ito sa ere. Napaangi lamang ang mga nasa unahan, at dahil sa kanilang ginawa, nalaman kaagad ni Benito na mga aswang ang kanyang kaharap. Dahil dito, muli siyang sumigaw. Nagpakilala siyang apo siya ni Aligyuna na isang babaylan. Pagkawika niya nito, napangisi ang mga aswang at animoy mas nanabig pa sila kay Benito. Naging mabilis ang kanilang paggapang hanggang sa tuluyan na silang nakalapit sa tapat nito. Subalit, noong akmang susugod na ang mga aswang sa kanya, biglaan silang natigilan. Napatitig sila kay Benito na parang takot na takot. Dahil dito, nagwika ulit si Benito ng, "Umalis na kayo at huwag na kayong magpakita pa sa akin."
kung natatakot kayo dahil apo ako ni Aligyuna. Mas matakot kayo kapag sinabi ko kay Lola ang ginagawa niyong ito. Pagkatapos mag-uwi ka ni Benito, tumayo ang isang aswang at mabalasik na napatitig sa kanya. Nagsalita rin ito sa garalgal na boses. Hindi kami natatakot sa iyo dahil apo ka ng isang babaylan. Masalamat ka dahil may kasama kang mabagsik na nakatayo sa likuran mo. Labis namang nagtaka si Benito. Ngunit sa halip na tumingin sa kanyang likuran, minabuti niyang huwag alisin ang kanyang titig sa mga aswang. Walang ano-ano, nakaramdam ng matinding init si Benito sa kanyang dibdib. Nakita niya ring nagliwanag ang balat sa kanyang balikat na siyang mas lalong ikinagulat ng mga aswang. Lahat sila ay unti-unting umatras habang binabanggit ng paulit-ulit ang pangalang Malandok. Naging mabilis ang kanilang paggalaw at sa isang pagkisap ng mga mata ni Benito, hindi na niya nakita pa ang mga yon. Dahil alam niyang kaagapay siya ni Malandok, naging kampante siya sa kanyang paglalakad. Minabuti niyang bilisan ang kanyang paglakad at ganoon na lang ang gulat niya dahil mas nag-ibayo ang kanyang bilis. Pagkarating niya sa gubat kung saan niya makikita ang kanyang hinahanap, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makita kaagad ang halaman na kailangan ng kanyang lola. Akmang babalik na sana siya sa kanilang nayon, nang sa hindi niya inaasahan, may humarang sa kanyang daanan. Isang baboy Ramon na nagbabaga ang mga mata. Hindi igik ang naririnig niya mula roon, kung hindi angil na kagaya ng sa aso. Habang nasa ganoong sitwasyon, alam ni Benito na isang aswang ang kanyang kaharap. Dahil dito, inihanda na lamang niya ang kanyang sarili sa kung anumang gagawin nun sa kanya. Nanatiling nakatayo si Benito habang tinitingnan ang baboy Ramo. Walang ano-ano, nakaramdam siya ng kakaiba at nagulat siya noong makita ni Benito ang lalaking nagpakita sa kanya noong bilog ang buwan. Nakatayo ito sa kanyang tabi at nakaharap din sa aswang. Umangil naman ang baboy Ramo, kumahig at humanda na sa pag-atake. Ngunit hindi natinag si Benito roon. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na itak at ilang sandali pa, biglaan siyang napatingala at nanginig ng may dumaloy na mainit na enerhiya sa buong katawan niya. Napalingon siya sa kanyang katabi at nagulat siya nang makitang unti-unti itong nawawala. Saktong pagkalaho ng lalaking katabi ni Benito, mas naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Uminit ng husto ang kanyang dibdib hanggang sa makita niyang sunog na pala ang kanyang suot na damit at nagliwanag ang balat niya sa bandang yon. Nagmistula itong baluti ni Benito at nang makita yon ang baboy Ramo, tila nag-alangan itong sumugod. Subalit, walang ano-ano, napakahig yon sa lupa at napaangil. Si Benito naman, tila nag-ibayo ang kanyang enerhiya at tapang. Inihanda niya ang kanyang sarili at nang makita niyang hindi pa rin sumusugod sa kanya ang aswang, mabilis siyang tumakbo para salubungin ito. Agad namang napaangil ang aswang at napatakbo rin upang lumusob sa kanya. Nung mga sandaling yon, mas naging mabilis ang paggalaw ni Benito. Pagkalapit niya sa aswang, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang nilalang sa leeg nito. Agad na natigilan ng malaking baboy Ramo
at nakita ni Benito na tila mas lalong nagbaga ang mga mata nito. Hindi ako natatakot sa'yo. Aswang ka lang. Apo ko ni Aligyuna at kaagapay ko si Malandok. Sambit ni Benito. Pagkabanggit ni Benito ng pangalan ni Malandok, dumaloy sa buong katawan niya ang kakaibang enerhiya. Maging siya ay nagulat nang mapansin niyang nagkaroon siya ng mga batok sa buong katawan na nagliliwanag. Pagkakita ng Baboy Ramon ng kung ano ang nangyayari kay Benito, mas lalo pa siyang naging maliksi. Wala siyang naging pakialam sa sugat niya at mabilis siyang sumugod kay Benito. Nakita naman yun kaagad ni Benito, kaya nakailag siya. Napatalikod siya sa aswang at nang muli niyang itoon ang kanyang pansin dito, kitang-kita niyang nagpalit ito ng anyo sa isang makisig at mabalahibong nilalang. Ikaw pala ang kadiwa ni Malandok. Ang swerte ko naman, magagawa kong kainin ng isang taong kagaya mo. Sambit ng aswang. Matapos niyang magwika, mabilis itong tumakbo at sinubukang sagpangin si Benito. Hindi naman natinag ang lalaki at napasigaw pa ito tsaka mabilis na itinaas ang kanyang itak. Saktong pagkalapit ng aswang sa kanya, buong lakas niyang tinaga ito. Maging siya ay nagulantang nang pagkatama ng kanyang itak sa dibdib ng nilalang, biglaan itong tumilapon. Ilang segundo pa bago makagalaw ang aswang, kaya nagsimula ng humakbang si Benito para lapitan yon. Subalit, nang ilang di pa na lang ang layo ni Benito sa aswang, bigla itong napabangon. Ngumisi ang nilalang sa kanya. At sa isang pagkisap ng mga mata ni Benito, nasa harapan na niya ang aswang. Tatagain na sana niya ito, pero nagawa siya nitong kalmutin sa dibdib at itulak. Ngunit, sa halip na mabuwal sa lupa, nanatiling nakatayo si Benito. Nagulat naman ang aswang at hindi niya inaasahan na mangyayari yon. Dahil dito, mas lalo siyang nagalit. Habang nagngangalit ang aswang, nakarinig naman ang boses si Benito na nagsasabing isang harimo doon ang kanyang kaharap at ito ay may dugo ng mga kadatuan. Pero sa halip na matinag, mas lalo pang naging buo ang loob ni Benito. Noong makita niyang lulundagan siya ng aswang, sinalubong niya rin ito. Lumundag din siya at naglaban sila sa ere. Kuko at pangil ng aswang, laban sa kanyang itak. Nang makalapag na sila sa lupa, napangisi ang harimo doon sa kanya. Huwag kang magtakakampante, kadiwa ni Malandok. Kaya kitang gawing katulad ko, kahit sa pamamagitan lang ng pagtura. Pagkawika ng aswang na yon, dinuraan niya si Benito, ngunit mabilis siyang nakailag. Ilang beses pang inulit ng aswang ang kanyang ginagawa habang naghahanda sa pag-atake kay Benito. Subalit nang makita nitong nagagawa noon ng makailag, napamura siya at niyurakan ang pangalan ni Malandok. Habang pinapakinggan naman ni Benito kung ano-anong sinasabi ng aswang, mas lalong nag-init ang kanyang katawan. Tila mas umigting pa ang pagnanais nitong paslangin ng nilalang ng mismong sandaling yon. Sa hindi inaasahan ni Benito, bigla ang sumugod ulit sa kanya ang harimo doon. Ihahanda na sana niya ang kanyang itak para tagain ito kapag nakalapit, ngunit natigilan siya at napatulala.
biglaan niyang nakita ang lalaking nagpakilala sa kanyang si Malandok. Galit na galit ito, at pakiramdam ni Benito bigla ang naging maalinsangan ang simoy ng hangin. Biglang napatras ang aswang. Marahil ay hindi nito inaasahang magpapakita sa kanya ang isang sinaunang Diyos. Bago pa man tuluyang makalayo ang aswang, mabilis siyang nilapitan ni Malandok. Sinakal niya ito at ibinitin sa ere. Isang pag-ungol na lamang ang nagawa ng harimo doon nang ibalibag siya ng Diyos ng pakikipagdigma. Matapos gawin yon ni Malandok, itinaas niya ang kanyang kampilan tsaka napasigaw ng malakas. Halos mapaigtad naman dahil sa takot si Benito, ngunit dahil alam niyang kakampi niya ang sinaunang Diyos na ito, naging kampante siyang hindi siya nito sasaktan. Nang makita naman ni Benito na nakahandusay sa lupa ang aswang, mabilis niya itong nilapitan. Subalit, nang akmang tatagain na sana niya ang aswang, bumangon ito at hinila niya si Benito na siyang naging dahilan para mabuwal ito. Dahil naging alanganin ang pwesto ni Benito, nabitawan nito ang kanyang itak. Sinubukan naman ng harimodon na umibabaw sa kanya, pero nanlaban siya, kaya nahirapan ang naturang aswang. Hindi ako magpapagapi sa'yo. Sisiguraduhin kong dito na lamang matatapos ang iyong paghahasik ng takot at panghahawa sa mga inosente. Gigil na sigaw ni Benito. Napangisi naman ang aswang sa kanya at sinubukan niyang sakalin si Benito, subalit nanlaban ang lalaki. Habang ginagawa yon ng aswang, napapansin naman ni Benito na tila mas lalong umiinit ang kanyang pakiramdam. Itinoon niya ang kanyang pansin sa likuran ng aswang na umibabaw sa kanya at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita niyang nakatayo roon ang sinaunang Diyos. Nang maramdaman naman ng harimodon ang presensya ni Malandok sa kanyang likuran, agad din itong napalingon. Subalit bago pa man siya makaalis sa kanyang pwesto, nagawa na siyang tagain ng sinaunang Diyos. Napapikit na lamang si Benito at nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos mapasigaw siya sa gulantang dahil ang aswang na nakaibabaw sa kanya ay wala ng ulo. Tumutulo pa ang malapot at pulang likido mula sa leeg nito, kaya minabuti ni Benito ang tumayo. Pagkatayo niya, hinanap niya ang sinaunang Diyos, pero wala na ito roon. Ang tanging natanaw ni Benito sa hindi kalayuan ay ang pugot na ulo ng aswang. Maging siya ay hindi inakalang naging ganun na lamang kadali para sa isang sinaunang Diyos, napatayin ang isang aswang na malakas at nagmula pa yon sa mga kadatuan. Doon din niya naisip na kulang pa ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Nang medyo nahimasmasan na rin sa nangyari si Benito, napagpasyahan niyang umalis na roon at dalhin pa uwi ang halamang gamot na siyang gagamitin ng kanyang lola. Naglakad siya ng naglakad, subalit ganun na lang ang kanyang gulat dahil naligaw siya. Kinabahan siya, dahil kapag nahuli siya kahit ilang oras lang, baka kung ano na ang mangyari sa dalagang Nayanggaw at baka kung mapano pa ang kanyang lola. Dahil dito, itinuon niya ang kanyang pansin sa paghahanap ng tamang daan palabas ng gubat hanggang sa sumikat at lumubog na naman ang araw. Nakakaramdam na ng gutom at uhaw si Benito, pero hindi niya ito inintindi. Wala siyang ibang ninanais kung hindi ang makauwi, dala ang halamang gamot na pinapakuha sa kanya ng kanyang lola.
Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang muli siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Dahil alam ni Benito na senyales yon na may ibang nilalang sa paligid, minabuti niya ang magmatsyag. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mga pag-angil sa hindi kalayuan. Dahil dito, tumigil siya sa kanyang paglalakad at minabuting magtago muna sa likuran ng isang matandang puno. Ilang sandali pa, nakakita siya ng apat na nagbabagang bagay. Dahil nakarinig si Benito ng pag-igik at pag-angil, dito niya napagtanto na aswang ang mga yon. Ang mas ikinakatakot niya ng mga oras na yon ay nang malaman niyang kauri pala sila ng aswang na una niyang nakasagupa. Dapat makauwi ka agad ako. Baka kailangan na ni Lola ang mga halamang to. Saad ni Benito sa kanyang sarili. Dahil nakaharang ang dalawang aswang sa daan na tatahakin sana niya, minabuti niyang bumalik na lamang at lumihis ng daan. Naging maingat sa kanyang paggalaw si Benito. Siniguro niyang hindi siya makikita ng mga aswang na yon. Habang naglalakad siya, naging panay ang kanyang paglinga sa bahagi kung saan niya nakita ang dalawang dambuhalang baboy. Subalit, bigla na lamang nanatigilan si Benito nang sa hindi niya inaasahan, may mga mabibilis na yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Alam niyang may kung anong sumusugod sa kanya, kaya inihanda niya ang kanyang itak. Pagkaraan ng ilang sandali, tumambad sa harapan niya ang dalawang naglalakihang baboy ramo. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot, tila mas nag-ibayo pa ang kanyang tapang. Napansin na rin ni Benito na parang may iba sa kanyang katauhan. Sige, sumugod kayo sa akin at nang matulad kayo sa inyong kauri! Sigaw niya sa dalawang harimo doon na nasa anyo ng baboy ramo. Napaigik naman ang dalawang baboy, ngunit ang igik nila ay iba sa normal na baboy. Isang dipa na lang ang naging layo ng nilalang na yon sa kanya. Itinaas ni Benito ang kanyang kamay na may hawak na itak. Nung mga oras na yon, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Saktong pagkalapit sa kanya ng aswang na yon, tinaga niya ito ng isang beses lamang. Agad na nahati sa dalawa ang aswang at nasaksihan ito ng isa pa niyang kasama. Napaangil ang nilalang na yon habang mabalasik na nakatitig kay Benito. Dahil dito, napawika na rin si Benito sa nilalang nang, "Sige, sumugod ka at nang magaya ka sa kasama mo." Inihanda nito ang duguan niyang itak habang nakapako ang kanyang titig sa dambuhalang baboy. Umangil naman agad ang aswang at nagulat pa si Benito nang mabilis itong tumakbo upang sugurin siya. Hindi niya inaasahan ang bilis ng nilalang at ramdam din niyang medyo yumayanig ang kanyang inaapakan. Nang makalapit na ang aswang at sinubukan siya nitong kagatin, mabilis na nakaiwas si Benito. Agad niyang nilingon ang harimo doon at buong lakas na tinaga, pero sinunggaban siya ng baboy ramo, kaya hindi inaasahan ni Benito na tumilapon papaitaas ang kanyang itak. Sa kadahilan ng ito, bahagya siyang nataranta. Kita niya kasing nakahanda na ang baboy ramo upang sagpangin siya. Subalit nang makita niyang matatamaan siya ng kanyang itak, minabuti niyang tumalon upang makuha ito. Sa pagkakataong yun, sumugod na rin sa kanya ang baboy ramo, kaya nagawa niya rin itong iwasan.
Nang masaluna ni Benito ang kanyang itak, buong lakas niyang tinaga sa leeg ang baboy ramo. Maging siya ay hindi rin niya inakalang magagawa niyang pugutan ng ulo ang baboy ramo sa isang pagtaga lamang dito. Agad na nabuwal ang naturang aswang at nagpagulong-gulong sa lupa. Ilang sandali pang natigilan si Benito at napaisip na hindi basta-bastang mga aswang ang kanyang nakasagupa. Kung hindi sa tulong ng Diyos na si Malandok, siguradong pagkapasok ko pa lang dito at sa unang pagkasagupa ko pa lamang sa mga aswang, patay na ako. Nagmadyag pa siya sa paligid at nang masiguro niyang wala nang kakaibang presensya ng aswang, minabuti niyang madaliin ang paglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Dahil na rin sa kanyang kakaibang enerhiya, hindi nagtagal at nakarating siya sa labas ng kanilang bahay. Nung mga sandaling yon, nagtaka siya kung bakit napakatahimik ng paligid. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at tila nagkaroon siya ng kutob na may hindi magandang nangyari. Mabilis siyang lumapit sa kanilang tirahan at nagtaka siya kung bakit wala sa kulungan nito ang dalagang ginagamot ng kanyang lola. Lilibutin sana niya ang labas ng kanilang bahay nang makaamoy siya ng malansa. Dahil dito, tumakbo na siya papasok at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita niya ang kanyang lola Aligyuna na nakapikit at tahimik na nagdarasal. Nakaupo ito sa tabi ng babaeng nakabusalang bibig. Ang babae naman ay tila nakapako sa kanyang pwesto kaya hindi ito makagalaw. Nung mga panahong yon, tinawag niya ang kanyang lola. Pagdilat naman ng matandang babaylan, nagpasalamat agad siya at kinuha ang halaman na dala ni Benito. Mabilis niyang kinuha ang busal ng babae tsaka piniga ang dahon ng halaman sa bibig nito. Habang ginagawa yon ng matandang babaylan, ikinuwento niyang nagawang patayin ng babae ang kanyang ama at tiyuhin kaya wala na siyang nagawa kundi ang magritual para panandali ang hindi makagalaw ang dalagang naging yanggaw. Mabuti na nga lang at hindi nito nakain ang dalawa. Ikinuwento na rin ni Benito ang kanyang naging karanasan, kaya labis-labis ang pagpapasalamat ng babaylan sa Diyos na si Malandok. Alalang-alala naman dahil doon ang babaylan, dahil inakala niyang hindi na makakauwi si Benito. Nangako itong mag-aalay siya bilang pagpapasalamat pagkatapos ng ginagawa niyang gamutan. Kalaunan, gumaling din ang babae. May iniluwa siyang maitim na malapot na likido na sobrang baho. Ayon pa sa lola ni Benito, kapag kumalat yon sa katawan ng dalaga, magiging lason yon sa kanyang katawan, pero hindi ito mamamatay. Sa halip magkakaroon ito ng panibagong buhay ng pagiging isang aswang. Mabuti na nga lang at nakabalik agad si Benito. Kung medyo nahuli pa raw siya ng konti, baka nakaalis pa sa pamako ng babaylan ang dalagang nayanggaw. Marami pang naging karanasan si Benito at hindi lamang Harimodon ang kanyang nakasagupa. Lahat na ata ng uri ng nilalang nakalaban na niya at di naglaon nakilala siya ng mga ito na si Benito at ang kanyang gabay na Panginoon ng digmaan na si Malandok. Okay, opinion ko sa kwento. Sobra, sobrang ganda nito.
Alam ko, karamihan sa inyo makaka-relate kasi medyo marami siyang pagkakahawig sa mga naging serye nating kwento eh. Pero ito iba to. Kasi kinuwento niya from the start, no? Hindi siguro sa buhay nito ni Benito marami pa tong magagandang karanasan. Pero ito na lang yung pinili niyang ilathala sa atin para alam din natin kung paano sila nagkaroon ng connection ni Malandok. Parang ano to eh, chosen one. Diba nung pinanganak siya, nakita ng lola niya na meron siyang marka sa dibdib. Tapos parang baluti yon. Tapos nagpakita pa sa kanya yung mismong gabay niya na Panginoon ng digmaan na ito nga, si Malandok. Ang ganda talaga sana nito. Wala na akong hihingi in a backstory kasi para sa akin, solved na ako rito. Ang gusto ko lang sana mangyari, yung mga susunod na tagpo, no? Kung ano kaya nangyari nang kasama niya yung gabay niya. Diba? Kasi sabi rito, lahat daw ng klase ng mga nilalang nakasagupa ni Benito eh. Tapos nakilala pa siya ng mga to. Diba? Kasi sino ba namang di makakakilala? Kasi dito sa atin, isa, dalawa, tatlo, yung pwedeng gabayan nito ni Malandok. Pero hindi pa rin ako sigurado dun ha. Kasi baka maraming pinili itong si Malandok na gabayan. Kasi Panginoon yan eh. Diba? Kahit libo, kayang gabayan yan. Ganong katindihan. Pero yun nga, overall sa kwento na to, sobrang satisfied ako. Gusto ko ng part 2 na parang ayaw ko na rin. Hindi ko magets yung sarili ko eh. Pero kasi parang dito nasagot na lahat ng kailangan kong itanong sa kwento na to. Yun na lang, kung ano pang klaseng mga nilalang yung makakaharap niya, paano niya tinalo, parang ganun na lang eh. Pero alam ko, mananaig to kasi Panginoon ng digmaan. Gusto niyan palagi gera. Tsaka gusto niyan palagi panalo sila. So alam naman natin na siguro lahat yung kalalabasan kung sakaling meron man tong makatagpo na nilalang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.